Hello guys. Alam ko marami magtatanong nito sa inyo. Kuya Tech Asi, paano namin i-apply sa aming Android phone yung mga tutorial na ginawa mo? So sa video ito, akin sasagutin kung paano mo may i-apply ang mga tutorial na ginawa ko. Ang isi-share ko sa inyo, paano gawing desktop mode ang inyong Android phone. Kuya Tech Asi, ano ba yung desktop mode ng Android phone? Ang desktop mode sa ating cellphone o mobile phone, ito yung parang gumagamit ka ng PC gamit ang iyong Android phone. So, pag nagbukas ka ng iyong YouTube channel, mas madali mo makikita yung mga settings na para ka rin nasa desktop, para ka rin gumagamit ng PC. So dito guys, ipapakita ko sa inyo ang pagkakaiba ng naka-desktop mode sa hindi naka-desktop mode. Ito hindi siya naka-desktop mode, yung video ito. Makikita nyo, pagpasok ko sa aking channel, kakaunti yung settings na makikita nyo. Hindi katulad ng naka-desktop mode. So pag pumasok ko sa YouTube Studio mo, ganun din na makikita mo, kaunting settings lang. Yan, so i-activate na natin. So, dapat nasa Google Chrome kayo, makikita nyo, may tatlong tuntok doon sa gilid. Kiklik nyo lang siya, then scroll, then hanapin nyo desktop site. Yung may square na desktop site. So, kiklik nyo lang siya. Pag-click nyo, yan, mapapansin nyo, lumiit yung Google. Hindi siya katulad kanina. So, isusum natin. Yan. So, maglalagin ako sa aking channel. Tatype ko, magsusearch ako ng YouTube. So, dito kayo magsusearch ng YouTube, hindi doon sa mismong icon ng YouTube. Dito sa Google. So, search natin YouTube. Yan, makikita nyo. Kiklik ko yung YouTube. So, pag click ka ng YouTube, yung huwag nyo kiklik yung YouTube na icon na lumabas. Dapat Google Chrome pa rin po ang ikiklik nyo. Kasi ipapasok kayo niya sa YouTube mismo, hindi sa desktop site. Makikita nyo, yun, nakapasok na ako sa aking channel. So, napakarami na ng settings na nakalagay. Hindi katulad nung nasa, nang pinakita ko kanina sa previous video, na kakaunti yung settings. Dito, makikita nyo, pag sinum natin sa ating video, so, makikita nyo, susum ko, yan, ito, hindi ko, so, makikita nyo, may mga settings siya doon. Mas marami na po siyang settings, hindi katulad dun sa nauna. So, lagi po i-click nyo yung Google Chrome. Huwag nyo po i-click yung YouTube na icon kasi papasok na kayo niya sa standard YouTube. So, ito, nandito tayo sa ating YouTube Studio. Yan, meron na tayong dashboard, content. So, para na rin po tayong gumagamit ng ating desktop. Gamit ang ating mobile phone. So, guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa akin. Don't forget to subscribe my channel para mas marami pa akong magawang tutorial